A couple things you want to say right quick. A couple things. Rage Against the Machine is a band that has never advocated violence. We've always advocated a direct opposition to unjust wars like the one started by John McCain and the Republicans and Bush and all of them. That's why we're here today, standing peaceful opposition. Yeah. Ang Rage Against the Machine ay isang American rock band mula sa Los Angeles, California. Nabuo noong 1991, ang pangkat ay binubuo ng vocalist na si Zack De La Rocha, bassist at backing vocalist na Tim Comerford, gitarista na si Tom Morello, at drummer na si Brad Wilk. Ang kanilang mga kanta ay nagpapahayag ng mga rebolusyonaryong pananaw sa politika. Hanggang noong 2010, nabenta na nila ang higit sa 16 milyong mga tala sa buong mundo. Ang banda ay hinirang para sa pagpasok sa Rock and Roll Hall of Fame sa kanilang unang taon ng pagiging karapat-dapat sa 2017, pagkatapos ay muli sa 2018, 2019, at 2021, kahit na nabigo ang mga beat. Background Information. Origin, Los Angeles, California, US. Genres. Rap metal. Rap rock, funk metal, alternative metal. Years active. 1991 to 2000. 2007 to 2011. 2019 to present. Labels. Epic, Revelation. Associated acts. Audioslave. One Day as a Lion. The Night Watchman. Wakrat. Prophets of Rage. The Last International. Noong 2000, ang Rage Against the Machine ay naglabas ng cover album na Renegades at nabuwag matapos ang hindi pagkakaunawaan na naging dahilan ng pag-alis ni Zack De La Rocha. Si De La Rocha ay nagsimula ng isang low-profile solo career, habang ang natitirang bahagi ng banda ay nabuo ang rock supergroup na Audioslave kasama si Chris Cornell, ang dating frontman ng Soundgarden. Ang Audioslave ay naitala ang 3 mga album bago mag-disbanding noong 2007. Sa parehong taon, ang Rage Against the Machine ay nag-anunsyo ng muling pagsasama-sama at nag-perform para sa kauna-unahang pagkakataon sa 7 taon sa Coachella Valley Music and Arts Festival noong Abril taong 2007. Sa loob ng susunod na 4 na taon, minus a sabbatical noong 2009, ang banda ay nagpatuloy na gumanap sa mas maraming mga live na lugar at pagdiriwang sa buong mundo bago maghiatos muli sa 2011. Noong 2016, ang Morello, Comerford at Wilk ay bumuo ng isang bagong banda, Prophets of Rage, kasama ang B-Real, Shock D, at DJ Lord. Ang bandang iyon ay naglabas ng isang EP at isang buong studio bago mag-disbanding sa 2019. Matapos ang 8 taong pagtigil, inihayag ng Rage Against the Machine noong Nobyembre taong 2019 na nagsasama-sama sila para sa isang world tour, na sa simula ay na-schedule na magsimula sa 2020 ngunit sa kalaunan ay ipinagpaliban sa 2021 at muli sa 2022, dahil sa COVID-19 pandemya.